Eh mga brad, pakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng ink ng HP DeskJet Ink Advantage 2337. So, una-on muna natin. Yan. Pag naka-on na siya, open lang natin to. Tapos, open natin tong kasunod na cover. Then, kung sana ang gigit na yung cartridge niya. So, unahin natin palitan yung kulay itim. Pag tatanggalin mo siya, ipupush mo lang ito. Ito, push mo lang siya pababa. Push mo siya pababa. Yan, then hilahin mo na. So, tapos, nakabili ako ng ink sa Octagon. Yan, 500 pesos. Ang ano niya, Ink Advantage 682 Black. Pag binuksan mo siya, ito yung packaging niya. Then, ito yung bago. So, almost same lang sila ng luma. Pag ipapasok mo na siya, hindi siya maliligaw kasi yung slot nito naka-specific siya for black ink. So, pasok mo lang siya ulit kanina. Diretso mong ganun. Then, pag ganyan, tapos tulak mo lang siya. Alright. Then, okay na. Goods na yun. Tapos, yung colored naman. Ano mo lang siya ulit. Push mo lang siya pababa. Yan. Tapos, tanggalin mo lang siya. Ito, tong slot na to. Yan. Hindi papasok yung black dito. Tapos, yung colored, hindi rin siya papasok dito sa black. So, tanggalin na natin. Then, ganun din, 682 Ink Advantage Tricolor. Yan. 500 din siya sa Octagon. Tapos, ganun din yung packaging niya. Then, same process ng pagpasok. Dun sa slot niya, tapos tulak mo lang ng konti. Yan. So, okay na siya. Sarado mo lang to. Yan. Kusa siyang gigilid. So, check natin. Tutunog naman yan eh. Ito. Ayan. Okay. Nagbi-blink yung ano niya dito sa taas. Yung power button niya. Ang ginawa ko nung nakaraan, in-off ko muna ulit. Ayan. Okay. Alright. Yung napansin ko kasi nung napansin ko to kasi nagaano siya, nagbi-blink siya. Titigil din naman 'yan. Pag na okay na. So, inon ko lang siya ulit. Then subukan nating mag-print ng bago. Tingnan natin kung effective ba siya. Wala pa lang. So print tayo ng mapa ng Pilipinas para colored. Then print para lang makita niyo yung ano, yung output. Ayan siya. Mapapansin niyo rin yung ano yung nabagong print natin nung nagprint na tayo. Papansin nyo rin yung dalawang ipinalit natin na cartridge. Pag kinumpare nyo siya dun sa bago, sobrang gaano na ito. Mapapansin mo na sobrang wala na siyang mas magaano siya compared dun sa bago. Mas mabigat na talaga yung merong laman. So, ano lang, nice to know lang rin. Tapos, tatry ko naman next time na iparefill to. Kasi mas mura yung refill, 300. Then, eto, 500 each. Yung sa ano pala, sa refill, 300 each. Sa brand new, 500 each. Sabi ko, try ko muna yung brand new. Then, next time, pag naubos naman, try ko naman yung refill. So, tingin ko naman parehas lang ng output eh. Pero, yun nga. Since first time ko magpalit, yan muna. Brad, yun lang yung ano, yung easy step para magpalit ng cartridge ng HP DeskJet Ink Advantage
Ito pala, yung cartridge para pala. Pwede siya sa kita ba dyan? Yan, DeskJet 1A 1200 series, 2300 series, 2700 series, 4100 series, 6070 and 6400 series. So nung nagtatanong kasi ako sa Octagon, sabi ko, ano ba yung cartridge para sa ganitong printer? So pasok siya dun sa 2337, pasok siya dun sa 2300 series. So kaya ito yung binigay sa akin. And yun naman, tama naman. So yun lang mga Brad. Thank you and enjoy printing.